Oh ha, wala, naupo lang ako, napagod kasi ako eh. Kaso habang nakaupo ako, mag-lesson tayo. So gusto kong i-lesson si Nagara. Paano ba natin ginagamit si Nagara? Ano ba ang mga gamit niya? Saan ba siya pwedeng gamitin? So minsan nagagamit ko siya sa example, pero syempre mas maganda kung alam natin kung paano gamitin si Nagara. Sa palagay niyo, ano itong ginagawa ko? Mitsumi kimi no motomete nai kedo boku no irareru to omoidasu. So, nagtatrabaho ako habang kumakanta. O, kumakanta ako habang nagtatrabaho. Otai Nagara, shigoto shite iru. Nandun na si Nagara. So, ano ba si Nagara? Sino ba siya? Saan ba siya umeeksena? So, si Nagara po, kung sa English natin sasabihin ay while doing something. Kung sa Tagalog naman po, habang ginagawa natin tong bagay na to. Agad lang ako, gusto ko na kasing matulog. Kaya lang syempre, nag-lesson pa ako, gulo-guloy po ako. Nagamit natin si Nagara kung dalawang bagay ang ginagawa natin sa isang pagkakataon. So, habang may ginagawa tayong isa, may ginagawa pa tayong isa. Doon natin ginagamit, doon umeeksena si Nagara. O, paano natin didikitan si Nagara? So, ang ginagamit natin dito ay yung mas form. Sinabi nating mas form, si verb lang ang malalagyan natin ng mas form. Halimbawa, utay mas, may mas siya, di ba? So, yung mga may mas na yon na salita, na verb, tatanggalin natin si mas. Hindi natin siya gagamitin. Pero kailangan natin yung word na may mas para ilagay si Nagara. So, tatanggalin natin si mas, i-drop natin si mas, tapos iwan natin si otae. Otay, tapos lagay natin si Nagara. Magiging utay Nagara habang kumakanta. So, yun ang ibig sabihin while singing. Ang ginagawa ko kanina, she is working while singing. Yun ang ginawa ang English ni utay Nagara, shigoto shiteru. So, kung sino yung nilagyan nyo ng Nagara, yun ang ginagawa nyo habang ginagawa nyo yung tunay nyong ginagawa, yung main action nyo is nagsishigoto shiteru. Nilagyan nyo lang si Nagara dahil kumakanta kayo habang nagtatrabaho. So, ang main action is yung nagtatrabaho kesa doon sa utay Nagara. Ito naman yung susunod na isang example. Habang naglalakad ako, tumitingin ako sa cellphone. Ano sa Nihongo yon? Ang main function natin ay naglalakad tayo. Kasi yan, sinabi ko, habang tumitingin ako sa cellphone, di ba? So, yung habang, yung si Nagara. Alo, si habang pala si Nagara. Ang Nihongo niya, ketai wo. Lagyan natin ang wo. Ketai wo mi Nagara aruite iru. Ketai wo mi Nagara aruite iru. So, habang nagtitingin ako ng ketai, ng cellphone, naglalakad ako. Na wag niyong gagawin dahil delikado. Kasi sa amin din sa school, bawal yung nakatingin sa libro habang naglalakad. O, yung susunod naman, umiinom ako ng beer habang nanonood ng TV. O, paano naman yun? Umiinom ako ng beer habang nanonood ng TV. So, ang nanonood ng TV, ang main function nyo. Yung umiinom ng beer habang. So, lalagyan natin ng habang yung umiinom ng beer. Nonde mas, drop natin si mas. Nonde Nagara, teribio, mite mas. Nomi Nagara, teribio, mite mas. So, kaya nyo naman gamitin si Nagara. So, dito ko tawag dito. Marami pang example si Nagara. At saka, meron siyang rule tungkol kay te form. So, next video ko na lang siya kasi mauubos na yung oras natin dito. So, hindi nga ako naka-TikTok ngayon, no? Binidyo ko lang yung sarili ko. Wala, gusto ko lang magpalipas ng oras. So, in-explain ko lang si Nagara ng part 1. So, antayin na lang natin yung part 2 ni Nagara. At saka, baka gagawa pa ako ng maraming example. So, at least yan, maaaral nyo kahit papano na si Nagara, ang gamit ay habang. Gumagawa tayo ng dalawang action sa isang sentence. So, good luck sa atin. Nawala kasi yung TikTok ko eh. Hindi ko alam kung sino nag-report sa akin. So, ang dami ko pa rin palang loyal na followers. Nandyan pa rin sila hanggang ngayon. Thank you talaga. Hindi lang ako makakomment pa. Busy pa talaga ako. Grabe. At i-reveal ko sa inyo ba't ako lang giging busy palagi. Malalaman nyo din yan next time. Thank you.